What's up guys? Welcome back again to my channel, Isis Rider Official. And for today's video guys, isi-share ko naman sa inyo kung ano-ano ba ang mga kailangan at dapat gawin bago tayo sumabak sa long rides. So before we start that, let's go to intro! So, start na tayo. Una-una sa lahat, guys, bago tayo sumabak sa long rides, kahit hindi sa mga long rides, kailangan lagi nating number one na gawin ay ang prayer. The power of prayer kasi sobrang napaka-importante sa atin. Sobrang napakalaking tulong ito sa atin, lalo na pagbabiyahe tayo. Isa itong malaking sandata para na pinagkukunan natin ng lakas ng loob para bumiyahe tayo sa kalsada. Sana makarating tayo ng maayos sa tinta sa ating pupuntahan at makauwi din tayo ng maayos sa tinta sa ating mga bahay. Para sa akin, ito kasi yung number one na kailangan natin gawin every day na babiyahe tayo o kung sasabak tayo sa mga long rides. Yan. So, ang pangalawa natin guys ay ang physically and mentally fit tayo dapat. So, dapat bago tayo sumabak sa long rides guys, i-check muna din natin ang sarili natin kung okay ba tayo physically or mentally, okay tayong kaisipan natin. Malaki kasi maitutulong to lahat para makapokus tayo na maayos sa daan. Pag may mga problema kayo, iwanan nyo na lang muna. Huwag nyo na muna dalhin kasi makakasagabal at magiging case din to ng accident. Para sa sarili mo din yan, para maging ligtas din yung mga makakasabayan mo at makakasalubungan mo na nag-drive din ng mga iba't ibang uri ng sasakyan, kailangan lagi mong isaalang-alang ang sarili mo at ang kapwa mo, lalo na pag long rides ang gagawin mo. At ang pangatlo ay ang pag-check mo muna sa iyong motor, kahit sa mga sasakyan. E-check mo muna kung okay siya, kung nasa good condition siya, okay yung mga indicators, mga wirings, mga brakes and others na mga kailangan nating i-check bago tayo bumiyahe. Double check o mas higit pa sa double check, talagang super kailangan nating i-check talaga to para rin sa kaligtasan mo. Yun din naman yun, para maging maayos at maging smooth ang iyong pagbiyahe. So ang pang-apat guys ay kailangan muna nating i-research yung lugar na pupuntahan natin. Kung okay ba yung pupuntahan natin, yung mga daan na dadaanan natin, kung okay ba yan. Kung makakalusot ba tayo, kung may mga checkpoint ba, o may mga papel na or mga requirements na kailangan nating dalhin na required para makapasok sa lugar nila. So ayun nga guys, naisabi ko na sa inyo yung mga dapat natin gawin bago tayo mag long rides. So dadako naman tayo sa mga kailangan nating dalhin bago tayo mag long rides. Kailangan kasi guys maging handa tayo anumang oras, lalo na pagbabiyahe tayo ng malayo. Maging ready tayo at dala natin lahat ng mga kailangan nating dapat dalhin. Ayun guys. So unang-una sa lahat guys, ang first aid kit. So to sa first aid kit na ipapakita ko dito sa inyo sa taas, yan yung kompleto naman na siya. Andiyan na yung band-aid, scissor, mga ano bang tawag doon? Betadine, alcohol, tapos panglinis ng sugat o in case na magkaroon man ng hindi inaasahang pagkakataon, aksidente na wag naman sanang gawin mangyari. Ayun, kailangan maging handa pa rin tayo lagi. Lagi natin maging practical tayo. Ayan. So, ang pangalawa guys, ang tire kit. Ito yan. So, kailangan lagi din tayo may dalang tire kit.
kasi in case naman na mabutasan tayo ng gulong or mapako yung gulong natin, lalo na yung sa mga tubeless, kahit may mga sealant man yan, kailangan din nating tanggalin yung pako para hindi mas lumala yung pagkabutas ng tile natin. Ayan. So, kailangan nating takpan. So, may mabibili naman tayo sa Lazada. Hanap na lang kayo dyan, guys. At ang sunod naman, guys, ang tire pump. So, kailangan din natin kapag ganyan, napi-feeling natin na malambot na yung gulong natin. So, in case of emergency, wala tayong makita mga gasoline station, vulcanizing shop, mga ganun. At least, may dala tayo at lagi tayo maging handa. Ayan. Basta kakasya, guys, dun sa compartment natin or box na dala natin, okay na okay yan, guys. Ayan. At ang susunod naman natin, guys, ay ang tools. Kailangan lagi nating dalahin ito as always kasi ito talaga yung kailangan natin. Siyempre, dalahin lang natin yung mga common na kailangan talaga ng motor natin. Huwag naman natin dalahin lahat kasi hindi naman, meron din naman compartment or may wala tayong mga box minsan. So, yung mga talagang kailangan lang natin. At ang susunod natin, guys, ang flashlight. Mas kailangan din natin ito lalo na kapag inabot na tayo ng gabi. Huwag tayong umasa sa cellphone natin kasi kung may flashlight man yung cellphone natin, yan, isipin pa rin natin, madali itong malobat. So, ang flashlight, pang-reserve din natin yan. So, at saka mas malinaw yan eh. So, ang susunod, guys, ay yung tumbler. Siyempre, kailangan natin ng tumbler, guys. Kung meron man tayong isa, mag-extra pa tayo ng isa pa. Na lagyan natin ng tubig. Kasi, lalo na, guys, long rides yung gagawin natin, kailangan natin may dala tayong tubig. In case of emergency na, wala tayong mabilhan, ayun, meron tayong reserva, meron tayong pang-survive sa sarili natin. And also food. Yan, kahit biscuit lang. Okay na yun. Makakasurvive na tayo dun. Ayan. So, ayun guys. Kailangan nating maging prepare sa alam natin na mangyayari sa atin sa daan. At ang susunod guys ay ang cellphone, syempre. Kailangan natin to, lalo na long rides yung gagawin natin. So, kailangan natin to para makontakt tayo ng family natin or friends, mga kasamahan natin na in case of emergency, syempre, meron tayong mapagsasabihan kung ano ba nangyayari sa atin sa lugar na pupuntahan din natin. Ayan. Ang susunod naman natin, guys, ay ang power bank. Kailangan natin to, guys. Kasi kapag nalobat yung cellphone natin, pwede tayo dito mag-charge. Ayan. So, bago tayo umalis ng bahay, lagi nating tandaan, lagi nating isipin, i-fully charge muna yung mga gamit na dadalhin natin para hindi tayo mahirapan sa daan. Kasi, hindi natin inaasahan na yung lugar na mga pupuntahan natin. So, kailangan pa rin maging alerto tayo. Ayan. And the next one, guys, is a radio. Ang radio kasi, kailangan natin to lalo na kapag grupo tayo, isa tayong club, mga riders. So, alam natin yung mga way kung saan tayo dadaan. Alam natin yung susundan natin, naririnig natin sila kahit na medyo malayo sila, naririnig natin sila. Ayun, magiging alerted lagi tayo. At ang sunod natin guys, ay ang Bluetooth headset intercom or tinatawag din na motorcycle Bluetooth headset. Ayan guys. Meron ako niyan eh. Ayan. So, lalo na kapag lalo na kapag grupo tayo or kahit hindi naman grupo, kasi ito guys, super clear. Kahit wala tayong hahawakan, huwag na hawakan. Kasi naka-install na siya, may headset na siya sa loob, kumpleto na siya. May microphone na rin siya sa loob. Ayan. So, kahit hindi wala kang hawakan, maririnig mo sila yung mga ka-rides mo. Ano lang siya, i-connect lang siya sa mga ka-rides mo para magkarinigan kayo. Hindi hassle, super clear at smooth yung magiging flow ng
ano nyo, ng biyahe nyo. Ayan. So, pwede rin siya guys ka, kahit na ikaw, solo ka, solo rider, mag-music ka. Ah, kasi ako nag-music ako pagka nag-rides ako. Pero mahina lang. Dapat mahina lang siya. Para naririnig pa rin natin yung mga busina ng mga sasakyan. Yan, para hindi pa rin tayo ma-distract ng songs. Mahina lang. Okay lang naman mag-music, pero mahina lang dapat. At ang sunod guys, syempre, ay ang complete set rain gear. Kailangan tayo mayroong ganito lagi. Lagi tayo may baon. Kasi hindi naman natin masasabi yung panahon na laging okay, laging mainit, laging ganyan. Bigla na lang, minsan uulan na lang, kahit alam mong mainit, bigla na lang uulan. So, kailangan pa rin natin magbaon ito, guys. Para maging handa pa rin tayo, para hindi tayo mabasa. Lalo na kung wala naman tayong dalang pambaon na extra cloth. Ayun, kailangan natin magdala. Para rin naman, para hindi tayo mabasa. Tsaka meron din siyang pang paa. Para makover yung sapatos natin. Ayan. So, the next one is documents. Siyempre, documents. Lagi nating i-check yan. Kailangan updated yung ORCR mo, updated yung registro ng motorcycle mo or kahit sasakyan mo, dala mo yung ORCR mo, and hindi expired ang lisensya mo. Ayan, kailangan lagi tayong laging okay yung mga documents na yan. Kasi minsan mapapadaan tayo sa checkpoint, yan yung hinahanap. So, ayun guys. Thank you guys for watching Iza's Rider Official. Maraming salamat po sa palagi niyo pong pag-support sa aking YouTube channel. Sana po sa mga bago pa sa aking channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell all para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Ayun. So, maraming salamat guys. Stay safe everyone. God bless.